kids, welcome back to Teacher Chef's channel. Join me in a day of fun and learning. Kamusta mga bata? Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa mga nagpapagalaw sa mga bagay. Sa araling ito, inaasahan na matututunan mo ang mga puwersang nakakapagpagalaw sa iba't ibang bagay at maisasalarawan mo ang galaw ng mga bagay. Pag-aralan at suriin ang mga larawang ipakikita ko. Tingnan ang larawan B. Gumalaw ba ang bola? Ang lakas na galing sa kamay ang siyang naging daan para gumalaw ang bola at maipasa sa kalaro. Tingnan mo naman ang larawan D. Paano gumalaw ang lata? Ano ang ginawa ng mga bata? Paano mo nasabing gumalaw ang lata? Ang puwersa sa kamay ang nagpagalaw sa lata. Kung walang tutulak o hihila sa lata, mananatili ito sa pwesto nito. Maraming bagay ang nakahimpil na mananatili sa ganoong posisyon hanggang may puwersa sa labas na gagamitin upang mapagalaw ang mga ito. Ang panlabas na puwersang ito ay isang tulak o hila. Matutuloy ang paggalaw ng ilang bagay hanggang may gagawin sa mga ito. Gumagalaw ang mga bagay minsan dahil ang tao, tubig, hangin, at magnet ay nagdudulot sa kanila na gumalaw habang tuloy sila sa naunang paggalaw at nag-iiba sila ng lugar o posisyon. Kapag gumalaw ang mga bagay, sinasabing sila ay nasa paggalaw o in motion. Gumagalaw ang mga bagay dahil sa nailaang puwersa sa kanila. Mas malakas ang puwersang nailaan, mas mabilis at malayo ang paggalaw nito. Maaaring gumalaw ang mga ito ng pasulong o paurong, mabatak at maisiksik dahil sa puwersa. Pag-aralan natin ang mga sumusunod na bagay at kung ano-anong mga puwersa ang makapagpapagalaw sa kanila. Una, gumagalaw ang mga paho na nasa larawan dahil sa magnet. Ikalawa, gumagalaw ang bangkang papel sa ilog dahil sa puwersa naman ng tubig. Ikatlo, gumagalaw ang mga damit sa sampayan dahil sa hangin. Ikaapat, ang batang tumutulak sa karitong may pinamili ay nagagawa itong paggalawin dahil sa ibinigay na puwersa. Narito ang unang hamon ko sa iyo. Tingnan at suriin mo ang mga larawang ipakikita ko. Ilarawan mo kung paano masasabing gumalaw ang mga bagay. Narito ang halimbawa. Kung makikita natin ang kahon sa larawan ay nailipat sa isang lugar dahil sa lakas ng hila ng bata. Ikaw naman, subukan mong tukuyin ano at paano napagalaw ang mga bagay na nakikita mo sa larawan. Magaling! Ang damit ay naitiklop dahil sa lakas ng tulak ng bata. Ikatlo, mahusay! Ang grocery cart ay naitulak dahil sa lakas ng tulak ng lalaki. Ikaapat, tama ka! Ang aso ay nakatakbo dahil sa lakas ng hila ng bata. Ikalima,
Mahusay, ang bola ay gumalaw dahil sa lakas ng tulak o palo ng bata. Narito ang isa pang gawain. Isulat mo ang titik T sa iyong sagutang papel kung tama ang pangungusap na ibibigay ko at M naman kung mali ang pangungusap. Una, napagagalaw natin ang mga bagay sa pagtulak o paghila. Magaling! Ito ay tama! Ikalawa, mas maraming puwersa ang kinakailangan para mapagalaw ang isang mabigat na bagay. Mahusay! Ito ay tama! Ikatlo, ang puwersa at hangin ang tanging mga nagpapagalaw ng bagay. Ang tamang sagot ay mali, sapagkat bukod sa hangin ay maaari ring makapagpagalaw ang puwersa ng tao, tubig at magnet. Ika-apat, gumagalaw ang mga bagay sa pamamagitan ng hangin at magnet. Magaling! Ito ay tama! Ikalima, kung hihilahin mo ang yoyo, pupunta ito sa itaas. Mahusay! Muli, ito ay tama! Narito ang isang hamon ko para sa iyo. Tingnan mo ang mga ipakikita kong larawan at tukuyin mo kung anong puwersa ang maaaring makapagpagalaw sa kanila. Una, pako. Magaling! Ito ay maaaring mapagalaw ng magnet. Ikalawa, dahon. Mahusay! Ito ay maaaring mapagalaw ng puwersa ng hangin. Ikatlo, silya. Tama ka! Ito ay maaaring mapagalaw ng puwersa ng tao. Ika-apat, magaling! Ito ay maaaring mapagalaw ng puwersa ng hangin at tubig. Bilang pagtatapos, tandaan na napagagalaw ng puwersa ang mga bagay. Ilan sa mga puwersang makakapagpagalaw sa mga bagay ay ang tao, hangin, magnet at tubig. Ang puwersa ay maaaring tulak o hila. Sana ay naunawaan mo ang maikling aralin natin sa araw na ito. At sana ay nasiyahan ka sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli, paalam! Thank you for watching today's video. Hope to see you in our next class.